Pagpalitan nyo sana agad, iliyak ay gurutan, tayo suti kadakalan, a probinsya ti pagilian. Gaputi kalawana, suwa pinagkapata, bengge ti fugaw buntok, ken kalingga paya. Para sa ating ikalawang episode ng Torogi Cups The Commander Series, Biyahing Mountain Province naman tayo. Ating silipin ang kapulisan ng Mountain Province sa pagpapanatili ng katahimikan at kaayusan sa lalawigan at kilalanin ang bagong talagang Provincial Director. At sa araw ng undas, ating alamin ang ilang nakaugaliang kultura sa munisipalidad ng Sagada. Andito tayo ngayon sa Provincial Plaza ng Mountain Province dito sa capital town, ang Bontok. Pero alam nyo ba na bago pa man natawag na Cordillera ang rehiyon, ay naging isa muna itong special na lalawigan ng Pilipinas at minsan na itong nakilala bilang Mountain Province. At sa loob ng ilang dekada, ito ay binubuo lamang ng mga sub-provinces, ang Ifugao, Kalinga, Benguet, Apayao, Bontok, Lipanto, Amburayan, kung saan naligo si Lamang, o diba? At noong 1987, mula sa Executive Order No. 220, ang Cordillera Administrative Region ay isinilang na. Binubuo ng lalawigan ng Abra, Apayao, Benguet, lungsod ng Baguio, Ifugao, Kalinga, at Mountain Province. Kaya naman, para sa ikalawang episode ng Torogi Cups, The Commander Series, samanin niyo ako at ating kilalain at bisitain ang Montañosa Cups o Mountain Province Police Provincial Office na pinamumunuan ng bagong Provincial Director, Police Colonel SIBLY P. DAWIGUEY Jr. Kaya, tara na! Ang Mountain Province ay binubuo ng 10 munisipalidad. Ito ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang western part na binubuo ng munisipalidad ng Baupo, Sabangan, Tadjan, Sagada at Basaw. Samantala, ang eastern part naman ay ang Bontok, Barlig, Sadanga, Natunin at ang Paracelis. Mula sa 10 munisipalidad, ang capital town ng Mountain Province ay ang Bontok. Dito sa Bontok, matatagpuan ang Camp First Lieutenant Geronimo F. Montes kung saan nakabase ang headquarters ng Mountain Province Police Provincial Office na may higit 700 na kapulisang pinamumunuan ng bagong talagang Provincial Director na si Police Colonel SIBLY DAWIGUEY Jr. Purong Montañosa si Police Colonel SIBLY. Ang kanyang ama ay tubong Basaw habang ang kanyang ina naman ay sa Sadanga. Siya ay graduate ng BS Biology bago pumasok sa akademya noong 1998 at mapabilang sa Class Magilas. Hindi na bago sa kanya ang magsilbi sa probinsyad. Dahil bago pa man siya na italaga bilang Provincial Director, siya ay minsan na ding naging Chief of Police ng Tadjan at Pouco Municipal Police Station at minsan na ding naging Deputy Provincial Director for Administration. I have been commander for the past 20 years also. Siyempre, nag-commander na rin ako. There is nothing to adjust of. Then, nakasamaan ko naman na sila. Yung mga Chief of Police natin, mga staffs ko is they are familiar with me. So, it's just the same. Normal lang sa akin. Kamusta nga ba ang peace and order ng probinsya? Ang Mountain Province is generally peaceful. And though we have recorded certain cases sa rape tsaka may murder tayo this last quarter, those cases have been already solved correspondingly because of the efforts of our policemen on the ground. And yung mga investigators natin, they were able to solve those problems. And generally, yung peace in order natin, alam naman natin yung Mountain Province, yung mga tao dito, they are well-disciplined naman. So, generally, Mountain Province is very peaceful. Akibat ng kanyang pag-upo bilang Provincial Director ay kung paano nga ba niya sisimulan ang kanyang pamumuno.
Yes, with regards to our plans and programs, of course, I'll just reinforce what have been in place here, which are effective. Nasabihan ako ng staff. Then, of course, I was then the Regional Operations Division. May mga best practices tayo na pinaperform dito. Of course, yung number one, we have to align yung programs natin sa kay Chief PNP through our Regional Director General Mafi Basar. The plans were already in place. Of course, yung 90-10, we have personnel, especially those performing admin duties. They should be performing also patrol duties, specifically during our rush hours. Ito nga, kasi dadapas yung mga estudyante, they should be there. May mga corresponding times doon na talagang dapat sila ay nandun sa ground, specifically doon sa 7 a.m. and yung sa afternoon, yung 4 to 5 p.m. yun yung mga karamihan na lumalabas kasi na tao na, rush hours nga. Patapos yung mga tao natin, they should be there. Sa nakalipas na mga araw, isa ang cordillera sa mga naapektuhang lugar sa pagragasa ni Typhoon Paeng. At isa sa mga kadalasang nararanasan ng ating rehiyon ay ang landslide or rock slide, kung saan ang Mountain Province ay isa sa laging nakakaranas. Paano kaya ito tinugunan ng ating montanyosa cops? Diba sa Typhoon Paeng, our personnel, specifically dito sa area nga ng Bau ko sa Bangan, nakita ko na of all our personnel are deployed at the maximum level. Tumutulong sila sa kuwan ng DPWH, they were there to report and help yung pag-clear natin sa mga kalsada natin just in cases na yun na nga, mga landslide dyan. So generally, agad-agad naman na nakiklear natin yung national highway natin para sa mga taong umuwi sa ating probinsya. Bukod sa pag-implementa ng police operations ay may mga best practices silang isinasagawa para sa pagpapanatili ng usaping pangkapayapaan, katahimikan at kayusan sa lalawigan. Yes, we have best practices here, specifically yung Uplan Binaga, which is called up from yung program natin noon sa region na Dumanon Magkitungtong. This program pertains to yung kasamaan natin, tropa natin, pumupunta doon sa mga known na supporters dito sa makakabila and iningan niyo sila na magbalik loob sa gobyerno natin. Dahil sa kanilang programang ito, ay mas dumami ang mga nagbalik loob na mga kakailan sa probinsya. Sa ngayon, ay meron ng 40 bilang na mga nagbalik loob simula nang naumpisa ng programa na tinutulungan ngayon ng gobyerno upang mamuhay ng normal at matiwasay. We have this Project Juan and Project Juana, which is specifically that targets about the problems on rape cases and those cases being perpetrated against sa mga anak natin at sa mga babae. So sa project specifically targets on more on educating the public pertaining to sexual violence or physical violence being perpetrated against women and children. So we also have the project as safe road trip, yun na nga sinasabi ko, yung deployment natin along our national highways para tulungan or i-report kung meron mang mga landslide dyan at tulungan ng mga taong umuwi na dito sa ating probinsya. They will be assisting all tourists that goes to our province. At ngayong undas, we have 19 public cemeteries in the province and generally yun na nga, na-deploy din yung mga tropa natin. And of course, knowing the culture here in Mountain Province, it is expected that as of this time, very peaceful naman. Wala pang reported na untoward incident. Samantala, sa pag-alala ng mga namayapang mga mahal sa buhay, ay may iba't ibang pamamaraan ang ating mga kailan upang ito'y gunitahin. Katulad na lamang dito sa Sagada, aming binisita ang Echo Valley kung saan makikita ang Hanging Coffins at ang St. Mary the Virgin Cemetery o Calvary Hills para sa nakaugaliang panag-aapoy o panagdudunot. Bago pa man makita ang Hanging Coffins ay madadaanan muna ang sementeryo.
Ito ay matatagpuan sa likod na bahagi ng sementeryo kung saan kailangan pang bumaba sa pinakababa upang makita ito. At dito nakita namin ang grupo ng mga estudyanteng turista na nagmula pa sa ibang probinsya. From? Pampanga. Yes, Mapapa. Tarlac. Tarlac? Diyan po sa tabing barangay. No, sa ato po. Tagada, ma'am. Okay, so anong ginagawa natin ngayon dito? Pasyal-pasyal po. Dahil walang pasok, ma'am. Okay. Pagkatapos ng mga okay, so anong masasabi niyo naman dito sa Sagada? Maganda po. Ano? Peace of mind. Peace of mind. Sobrang ganda. Okay, so... Nakaralak po. Pero alam niyo ba, aking napag-alaman na ang last na coffin na naihang dito ay noong 2010. Ilang oras na lang ay magsisimula na ang panag-apoy o panag-detonet. Pero bago ito, ay aking nakausap muna ang isang laking taga-Sagada na mahilig manaliksik sa ating kultura, si Dako Bagano. Share to us about yung pinag-detonet. It's actually a word that literally means light the fire. So, literal lang siya, panag-detonet, panag-apoy. But is that literally. Ano yung pinag-detonet is here, local word here in Sagada or in Mountain Province? I'm not aware, but we use it here in Sagada. And I think they use it also in Busao. Dinamag ni Kadigay elders, one of the elders, or two actually said the same thing na ugalin di Ilocosa, which is Ilocano, which is at that time, they were the Christian places. That was before the Americans came. It's actually the same with a lot of Christian communions, not only in the Philippines, but around the world, na on All Souls Day, diba, you light a candle for on the graves of your loved ones, of your family, to commemorate them, their lives, and to remember them. It's actually the same, but we are in the mountains. It's actually very simple. It's practical for you to light wood kaysa kandila, but it gets very interesting. Kanya itong inilahad at kunento kung paano nga ba ito'y sinasagawa. Tinabasak gamin, I think the earliest record of this happening was in the Diocesan Chronicle, 1938. It's a compilation of newsletters ng mga missionaries dito. They write reports, they write articles, diba? Of the life here, of what's happening, and then they submit it to the Mother Church. They made this Diocesan Chronicle, so it's a compilation of some important reports or articles, I think from 1931 to 41. So I found that in 1938, there's a nurse before, her name is Eliza Whitcomb, indescribed na nga after the Vespers, which is the evening prayer, dagijay katao dito'y, they light their torches. So it's actually a torch parade before. Gumanda torches going up to the cemetery. Tapos indescribe na ijay nga, actually, masyak akta. Awang ngay kanu tinagnagan, nagijay tombstones. But they remember exactly where their loved ones are buried. Toti may kabilanda ijay torch. A lot of the things nga indescribe na. Isumot lang tima mangyari tata. They still go there and then the priest will bless, go around and bless the graves and say prayers. Andito tayo ngayon sa Calvary Hill Cemetery dito sa poblasyon Sagada kung saan mga bandang alas 4 ay nagsimula na nga itong panag-aapoy dito. Pero bago pa man din nagsimulang panag-aapoy ay nagkaroon muna sila ng misa doon sa St. Mary's the Virgin Church at pumunta nga dito si Father. Nagsindi doon ng apoy kung saan kinuha rin ng ating mga kailan ang kanilang mga saleng at doon na rin sila kumuha ng apoy bago pa man din nila pinunta sa kanilang puntod ng kanilang mga minamahal. Samantala, ito naman ang naging pahayag ni Police Colonel SIBLY para sa ating kapulisan ng Mountain Province. With regards to personal, yun na nga, dalawa lang naman ang sinabi ko sa kanila, which is to serve and protect. At sa kapwa natin population sa Mountain Province, patuloy nating paigtingin ang ating pagkakaisa at sama-samang isulong ang ating misyon tungo sa tunay na kaayusan
kapayapaan at kaligtasan ng ating mga constituents, particularly our Kakailan and those tourists that are going here in our province. Lalo pa nating ipatupad at suportahan ang programa ng ating Chief Philippine National Police, specifically yung MKK equals K. Malasakit natin sa ating Kakailan para magkaroon ng kapayapaan at kayusan sa ating ili to sa ating kaunlaran. We should be setting the example to our constituent, considering that we are the first na representative ng gobyerno natin. So kung ano yung tingin nila sa police, ganun din practically ang pagtingin nila sa ating gobyerno. Sa ating mga kakailan naman, itong mga constituent natin, iniiling ko na suportahan ninyo ang aming mga programa. Programang pangkapayapaan at magtulungan tayo tuligsain ang krimen, terorismo at masasamang gawain, sapagkat ito ay ikakabuti at ikagaginhawa ng ating buhay for the next generations to come. Para din yon sa ating mga anak, mga kababayan at mga kakailan. Sa anumang oras ng pangangailangan, ang inyong kapulisan ay laging handang rumisponde. Katulad ng nais ng bawat mamamayan, hangad ng inyong kapulisan na mapanatili ang katahimikan at kaayusan sa ating pamayanan. At sa pag-abot ng ating ninanais na katahimikan at kaayusan, ito lamang ay ating makakamtan sa ating pagtutulungan. Bagyo, lindol, pagguho o anumang sakunang dumating ay ating malalagpasan. Hashtag tulong-tulong tayo. Hashtag life is beautiful. Hashtag PNP kakampinyo. Hashtag kaligtasan nyo, sagot ko. Mula dito sa Mountain Province Police Provincial Office, ako po si Police Corporal Deborah Tenbawen, at hanggang sa muling edisyon ng Torogi Cups The Commander Series. Luwado di tattao, maskar karo dito'y bagyo, ngamawan ka no sirpin di bagyo, nuawan di basurero. Sanyo aliplipatan, tay lugar at taluan, tay suti nagtsambaan, pula-pula kaduan. No panggap di pagod tay man, 168 di papanam, tay jay di pagsasabatan, babaros kat babalasan. Kansa di naman di papanam, intero nga amyanan, awang di pagtanagam, nutang wapas di paluluganan. Awang di pagtanagam, nutang wapas di paluluganan. In the home of the most disciplined cops, beyond the call of duty, to serve and to protect, are the selfless, motivated, dedicated, and committed Torogi Cops.